Ayon sa paniniwala ng Hong Feng Shui, may tatlong napaka-importanteng mga lugar sa loob ng inyong tahanan. Kailangan bigyan ng napakahalagang pansin at panahon, at ang inyong main door ay isa sa tatlong iyon. Ito ay dahil ang main door ay ang bibig ng chi o ng positibong enerhiya. Kaya ang pag-imbita o pag-welcome ng positibong enerhiya ay napakahalaga. Alam mo ba kung paano pagandahin at kung paano i-welcome ng lubusan ang mga positibong enerhiya sa inyong pangunahing pintuan? Kung first time mo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga napakahalagang natural na halaman o kaya naman ay kahit anong mga simbolo na nakapag-attract ng swerte at kasaganahan. Ang paglalagay ng mga ito sa tamang lugar ay makakapagdulot ng napakagandang resulta. Sa episode na ito, babanggitin ko ang mga napakahalagang mga natural na halaman na pwede niyong ilagay sa inyong main door. Maliban sa paglalagay ng mga ito bilang pampaganda o dekorasyon, nakakatulong din ito upang palakasin ang positibong enerhiya at ito ay nakadepende sa kung anong klaseng halaman sa aking mga babanggitin. Una, Lucky Bamboo. Ang halaman na ito ay madalas na nakikita. Ito ay gusto ng karamihan dahil ito ay kakaiba at nagdadala ng swerte at kasaganahan. Nakakatulong din ito upang maitaboy ang masamang enerhiya o espiritu. Ang halaman na ito ay kinikilala bilang isang feng shui friendly na halaman at magandang ilagay sa inyong pangunahing pintuan. Ang bilang ng halaman na ito ay nagre-representa din ng iba't ibang kahulugan. Pangalawa, Jade Plant. Ito ay isa pang napakandang pagpilian upang ilagay sa tapat ng inyong pangunahing pintuan. Ito ay kilala din bilang Crassula o Vata dahil ang bilog na hugis ng dahon nito ay nagsisimbolo ng swerte at magandang prosperidad na pininiwalaan na nag-a-attract ng swerte at kayamanan. Pangatlo, Money Plant. Kaya nang tawag sa mismong pangalan nito, ang Money Plant ay isa sa pinakaraniwang feng shui plant. Ito din ay pinaniniwalaan na nagdadala ng swerte at kasaganahan sa inyong tahanan. Maliban sa mga swerteng hatid nito sa feng shui, ang mga halamang ito ay kilala din bilang mga natural na air purifier at maaari din ilagay o gamitin sa loob ng inyong tahanan. Ikaw kapakbet, meron ka bang isa sa aking tatlong nabanggit? I-comment mo na yan sa ibaba. Tandaan, ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutan magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niyo po tayo papabayaan. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.